Kilalanin si Marvin Agustin, ang aktor na naging matagumpay na entrepreneur. Siya si Marvin J. Marquez Cuyugan o may stage name na Marvin Agustin sa mundo ng showbiz. Ipinanganak noong 29 ng Enero taong 1979 sa Paco, Manila. Isa siyang Filipino actor, chef, entrepreneur, concert producer at director. Siya ay nagsanay ng archery sa pag-asang makapasok sa 16th Asian Games sa Guangzhou, China noong Nobyembre taong 2008. Pinsan siya ng isa sa cyber security expert ng MUFG na si Jay Agustin. Aktibo siya sa showbiz industry mula taong 1994 hanggang sa kasalukuyan. Sa telebisyon, noong taong 1996 hanggang 1999, siya ay main cast sa Jimmick bilang Joey Fajardo sa ABS-CBN. Naging episode guest din siya sa Maalaala Mo Kaya na may pamagat na karayom bilang Elmer noong taong 1996. Taong 1997 hanggang 1999, siya ay naging main cast sa Esperanza bilang Danilo o Rafael Salgado. Gumanap din siya bilang Gordon sa Only in the Philippines noong taong 1997. Taong 1998 hanggang 1999, nagbida siya bilang Ruben sa Sandaling Kailangan Mo Ako at bilang Wally sa Loves Ko Si Babe noong taong 1999 hanggang taong 2000. Taong 2001 hanggang 2004, siya ay gumanap bilang Mati sa What a Man. Ang lahat ng yan ay sa ABS-CBN. Naging co-host siya sa Magandang Tanghali Bayan noong taong 2001 hanggang taong 2003. Naging bida siya bilang Juan sa Ang Tanging Ina na ipinalabas noong 2003 hanggang 2005. Gumanap din siya bilang Newton sa Sana'y Wala Nang Wakas noong 2003 hanggang 2004. Naging host sa Egg Channel noong 2004 hanggang 2005. Naging episode guest sa Maalaala Mo Kaya na may pamagat na boxing gloves bilang Rolando Navarrete noong taong 2004. Taong 2005, naging kasama niya si Julina Magdangal sa Bubble Gang Jr., naging host sa Stardance at co-host at MRS o Most Requested Show. Taong 2006, nagbida siya sa I Love NY bilang Albert Sandoval at supporting role bilang Hector Madrigal sa Asian Treasures. Taong 2007, gumanap siya bilang suporta sa Marimar at Mata ni Angelita. 2008, siya ay naging host sa Dear Friend at Chef to Go at nagbida sa Gaano Kadalas Ang Minsan at Babangon Ako't Dudurugin Kita. Taong 2008 hanggang 2009, ay kasama din siya sa La Lola at sa Maynila. Siya ay naging co-host sa SOP Rules sa taong 2009 hanggang 2010 at Outrageous sa Courageous. Siya ay naging bida sa sine novela Tinik sa Dibdib, Adik Sayo at SRO Cinema Serie na may pamagat na Ganti noong taong 2009. Taong 2010, siya ay co-host sa Party Pilipinas, naging guest sa Pilyang Kay Robin at sumuporta sa Panday Kids. Taong 2011, siya ay nagbida sa Iglot at nag-host sa Kitchen Superstar. Taong 2012, naging pinch hitter siya sa Willie Revillame sa Will Time Big Time at naging host sa Artista Academy. Taong 2013, siya ay naging Chef Marvin sa Karinderia Wars. Nagbida siya sa Obsession noong taong 2014 at Flor de Lisa noong taong 2015. Noong 2016, nagbida siya sa May Super D at episode role sa Maalaala Mo Kaya na may pamagat na Toothbrush at sa Once Upon a Time na may pamagat na Susi ni Sisay. Taong 2017, siya ay gumanap sa episode na Maalaala Mo Kaya na may pamagat na Tulay at Ipaglaban Mo na may pamagat na Siman. Special guest siya sa Sarap Diva at Sunday Pinasaya at dinirek ang Magpakailanman na may pamagat na Willoja Story. Taong 2019, siya ay gumanap sa Inagaw na Bituin
At taong 2020 ay special guest siya sa Paano Kita Mapapasalamatan sa A to Z Kapamilya Channel. Bago ko ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka lagi at magtagal pa ang ating samahan. Sa mga pelikula naman, taong 1997 hanggang 1998, siya ay kasama sa Adarna The Mythical Bird, Flames the Movie, Ipaglaban Mo Part 2 The Movie, Kung Ayaw Mo Wag Mo at Loves Kita Okay Ka Lang. Taong 1999, nakasama din siya sa Esperanza The Movie, Hey Babe at Gimmick The Reunion. Taong 2000, kasama siya sa Tanging Yaman at Minsan Minahal Kita. Taong 2001, kasama siya sa Trip at Dekada 70 at Super B noong taong 2002. Taong 2003, kasama siya sa Ang Tanging Ina, Noon Ngayon Pagsasamang Kay Ganda at Malikmata. Kasama din siya sa pelikulang Spirit of the Glass noong 2004, Maging Akin Muli noong 2005, at Huwag Kang Lilingon at Oh My Ghost ng taong 2006. Siya ay nakasama din sa Angels noong taong 2007, Italy noong 2008, The Red Shoes at Ang Tanging Ina Mo Last Na To noong taong 2010. Taong 2011, kasama siya sa Who's That Girl, Kasambuhay Habang Buhay, The Road, Pati Cool, Ikaw Ang Pag-ibig at Enteng ng Ina Mo. Kasama din siya sa Moron 5 and The Crying Lady noong 2012, Ang Huling Henya noong 2013, Moron 5 to the Transformation noong 2014, Second Coming noong 2019, at Mamshies Ang Soul Mo'y Akin noong taong 2021. Si Marvin Agustin ay isang showbiz personality na tumpak na mailalarawan bilang isang actor turned successful na entrepreneur. Matapos pasiglahin ang mga puso mula dekada 90 hanggang 2000 bilang isang teen idol at hinahangad na nangungunang tao, si Agustin ay buong tapang na nakikijoint venture sa industriya ng pagkain at inumin. Noong taong 2005, binuksan niya ang kanyang kauna-unahang restaurant, ang modernong Japanese bistro na Sumusam, na isang instant hit. Sa di nagtagal, pinangasiwaan ng newbie restaurateur ang malawak na pagpapalawak sa metro, isang stroke ng swerte at pagsusumikap na nagbigay ng kumpiyansa sa down-to-earth na aktor na magbukas ng mas maraming brand ng restaurant. Kasama ang mga kasosyo sa negosyo na nararapat na kinilala ang kanyang bagong natuklasang kadalubhasaan, ang kanyang susunod na pakikipagsapalaran ay ang sikat na Wolfgang Steakhouse sa araw na iyon. Ganap na nahuhulog sa F&B sa mga sumunod na taon, ang umuunlad na mga chain ng restaurant ng Agustin ay biglang nagkaroon ng matinding suntok kasama ang iba pang industriya, bansa at mundo noong March 2020. Ang laking changes, challenges and disruption na nangyari sa food scene because of the COVID-19 pandemic. Kinailangan naming sundin ang mga protocol sa kaligtasan dahil napakalinaw sa amin na seryoso ang banta ng COVID. Paggunita ng celebrity restaurateur sa isang virtual na panayam. Dahil natutunan ang kinakailangang kasanayan sa kakayahang umangkop sa negosyo, mabilis na inikot ni Agustin ang kanyang mga negosyo sa online at nagsanga-sanga pa sa paglikha ng mga ready-to-eat na pagkain sa daan. Infused sa kanyang iba't ibang mga tatak, Conchinillo ay binebenta na ngayon sa Kochi, Mr. Vin Monchis, isang linya ng mga baked goods at comfort food under Tito Marbs. Pagkatapos noon, binuksan niya ang Secret Kitchen, isang cloud kitchen na nakaset up para sa mga paghahatid mula sa iba't ibang menu ng restaurant. Para maabot ang mas malawak na market na alam niyang hinahangad para sa mas madaling pag-access sa mga flavor na dati nilang tinatangkilik kahit na sa bahay. Nang tanungin ang kanyang sikreto sa tagumpay, mabilis na sumagot si Agustin na hindi sapat ang katatagan at kakayahang umangkop. Ang kanyang pagsusumikap sa sarili ay hindi sapat. Ang kanyang susi sa tagumpay ay ang kanyang mga tao. Si Marvin Agustin ay likas na peacemaker. Dahil intuitively niyang alam kung ano ang gusto o nararamdaman ng mga tao,
maaari siyang maging sobrang diplomatiko at mataktika. Mapagpasensya at matulungin siya. Mahusay na nakikipagtulungan si Marvin sa mga grupo at kahit papaano ay nakahanap ng paraan ng paglikha ng pagkakasundo sa magkakaibang opinyon. Kapag ginagamit ang kanyang malaking panloob na lakas, natuklasan ni Agustin ang kanyang napakalaking kapangyarihan at kakayahan upang ideklara ang mahihirap na sitwasyon patungo sa kanyang sariling mga layunin. Ang kamalayan ng kanyang panloob na lakas ang magbibigay ng lakas ng loob kay Marvin Agustin na gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan kapag ito ay kinakailangan. Sa totoo lang, madalas si Marvin Agustin ang kapangyarihan sa likod ng trono. May kaluluwang artista si Marvin Agustin. Siya ay napaka-sensitive, perceptive at medyo mahiyain. Ang mga katangiang ito ay parehong kanyang kalakasan at kahinaan. Dahil habang si Agustin ay nagtataglay ng napakalaking sensitivity sa kanyang damdamin at sa iba, ay parehong sensitivity ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagpigil at pagsupil sa kanyang malalaking talento. Ang sensitivity at perceptiveness ay kabilang sa maraming magagandang katangian ni Agustin. Sa kasalukuyan, aktibo siya sa social media at nagbabahagi ng kanyang pagluluto. Ang net worth ni Marvin Agustin ay umaabot sa $65 million. Kaseiko, anong masasabi mo sa aking ibinahagi? Kung meron kang ninanais na mapag-usapan, ikomento mo sa baba. Hanggang sa muli.